Hallelujah. Lord, salamat. Alam namin ang banal mong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Kanina pa lang, Panginoon, nagsisimula pa lamang kami, O Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, maging sa prayer ng mga intercessors, ng mga nanay, Panginoon, ng bawat isa, bago pa lang kami pumunta sa lugar na ito, O Diyos. Lord, alam ko, pin-repair mo na, hindi lang ang lugar na ito, kundi ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Lord God, sa umagang ito, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, may maganda kang gagawin, Panginoon, at may maganda kang ginagawa sa buhay ng bawat isa. Kay Lord, patuloy mo kaming samahan. At as what John the Baptist declared, you must increase and I must decrease. You must become greater and I must become less. Huwag ang tao, huwag ako makita, Panginoon, kundi ikaw sa buhay ng bawat isa. This is not about us. This is all about you, Lord Jesus. To you all the praises, glory, honor, and worship. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you. Hallelujah. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon pag tumama sa puso. Alam niyo po, pag tumama sa puso yung na-inlove ka sa isang tao, hindi mo mapipigilan. May mga ginagawa ka na parang, hindi ko naman ginagawa to ah. Yung parang minsan nakakahiya pa nga yung ginagawa mo, di ba? Kasi tinamaan ka ng pagkaka-inlove mo sa tao. Pero alam niyo po, nothing can compare pag tinamaan ka ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng pigilan. Hindi mo kayang pigilan eh. Amen? Hallelujah. Sabi ko, Lord, ito yung hinahanap ko. Sabi ko parang ano eh, hindi nyo ba napapansin minsan? Parang, Lord, alam ko mahal kita kaya ako to ginagawa. Pero parang may kulang eh. Yung Lord. Kasi sabi nila pagka umiiyak ka daw na parang matagal ka ng Kristiyano, syempre depende yun eh. Parang ano daw, dapat hindi ka na umiiyak kasi nag-mature ka na, ganito, ganyan. Pero iba kasi yung pag umiiyak ka tapos nabasag ka. Iba yung umiiyak ka sa problema, iba yon. Iba yung umiiyak ka dahil nabibigatan ka kesa yung naiiyak ka dahil naalala mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen? Alam ko po na February ngayon, at February, big deal yung love. Pero sa totoo lang po, ang love hindi dapat occasional. Ulitin ko po, ang pag-ibig, lalo na sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, na katulad mo at katulad ko, pag pinag-usapan ng pag-ibig, hindi dapat okasyon. Amen? Dapat parte na to ng buhay natin. Parte na ng buhay natin na magmahal at umibig ng kapwa. At parte na ng buhay natin na ibigin ang Diyos. Amen? Karugtong na ng buhay natin. Buhay na natin ang ibigin siya. Amen po ba? At pag buhay na natin ang ibigin ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay patungkol na sa Diyos. Hindi mahirap na maging faithful sa asawa kung faithful tayo sa Diyos sa pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Hindi mahirap na ipakita sa trabaho yung pag-ibig natin kung alam natin na ginagawa natin to para sa Lord. Hindi mabigat yung pag-aaral. Kahit mahirap, kahit parang gusto na natin sumuko sa pag-aaral, sisikapin pa rin natin dahil alam natin hindi tayo nag-aaral para sa sarili lang natin at para sa kinabukasan lang natin. We are studying because of God. Pag si Jesus po, pag ang Panginoon po ang sentro ng lahat ng ginagawa natin, napakasaya po ng buhay natin. Amen? Yung ginagawa natin sa church, kahit hindi ka nasabihin ng pastor mo, kahit hindi ka na i-remind ng mga leaders mo, gagawin mo yun. Hindi dahil nakatingin sila, kundi dahil alam mo, mahal ka ng Diyos at mahal mo ang Panginoon. Amen? Napakaganda po ng church kung ang bawat isa ay kumikilos ayon sa pag-ibig ng Lord.
Napakaganda po ng church kung lahat tayo umaattend ng church, hindi dahil nagle-lecture si pastor about sa pag-attend ng church. Maganda kung lahat tayo umaattend ng church dahil alam natin na ito ay para sa Panginoon. Amen. Kasi alam natin na love tayo ni Lord. Amen. Hallelujah. Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung sa Galatians. Ano pong problema sa mga taga-Galatians? Sa mga taga-Galatia? Masyado silang naging legalistic. Inoobserbahan nila masyado yung law, yung panuntunan. Kailangan masunod ko yung standard, kailangan masunod ko yung panuntunan. Naging masyado silang conscious sa batas. Masyado silang naging conscious sa mga panuntunan na nakalimutan na nila na umibig, na nakalimutan na nila na mamuhay sa Espiritu. God is reminding us right now na dapat yung buhay natin bilang Kristiyano ay hindi puro panuntunan lang, hindi puro standards lang, hindi puro, anong tawag dito? Yung puro rules lang, okay? Nagsiset po ng rules ang pastor, nagsiset ng rules ang mga leaders para magkaroon ng kaayusan sa church. Maganda po yan, okay? Ang naging problema ng mga taga-Galatians, nung in-address ni Paul, masyado na kayong naging legalistic. Nakalimutan na ninyong mabuhay sa biyaya ng Diyos. Nakalimutan na ninyo na mamuhay sa Espiritu. Masyado na kayong naging technical. Okay? Anong meron sa technicalities? Yung by the book, kumikilos ka ayon dun lang sa batas, sa panuntunan lang. Nakalimutan na ninyo yung Espiritu Santo. Diba sa Galatians chapter 3, nagsimula kayo eh, sa Espiritu. Tapos ngayon, naging technical na kayo hanggang sa ngayon, nagiging makalaman na kayo. Huwag nating hahayaan na yung pagsimba natin ay technical na lang or naging ritual na lang. Hello? Amen po ba? Huwag nating hahayaan na kaya tayo nagsisimba dahil naging ritual na lang. We should be moved by the Spirit of God. Alam niyo po yung palaging kinukwento ng mga pastor natin na narinig ko nga kahapon eh. Alam ko, sinasabi to ni pastor eh. Yung taga Mindoro, di ba? Sa sobrang excited nung matanda, Biyernes pa lang naliligo na. Para pagdating ng Sabado, nasa church na. Para pagdating ng Sunday, hindi na siya naliligo. Di ba? Kasi excited siya, Biyernes pa lang. Bakit to? Kasi Espiritu ng Diyos eh, yung tumutulak sa kanya. Alam mo yung Monday pa lang bukas, Monday pa lang gusto mo Sunday na. Bakit? Kasi you love to be in the presence of God with His people, with His children. Amen. Lord, Monday na ngayon, gusto ko Sunday na. Gusto ko mag-praise and worship ulit. Yes, nakakapagbasa ako ng Bible. Yes, nakakapag-worship pa rin ako personal. Pero Lord, gusto ko talaga sa church. Kung hanggat maaari, ayoko nang umalis ng church. Diba, ang sarap sa presensya mo. I pray in my heart na yun yung maging tibok ng puso natin bago tayo lumabas dito. Hindi ho automatic yun. Sa biyaya ng Lord, doon natin mararanasan yun. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, nag-usap kami ng asawa ko kagabi. Sabi ko, ang problema, nandyan lang yan. Hindi na yan mawawala. Yung kasamaan, nandyan lang yan. Hindi yan mawawala. Nasa mundo lang yan. Existing yan sa mundo. Yung kasamaan, yung problema, existing lahat yan sa mundo. It is your choice. Choice natin na mag-dwell do sa problema, choice natin na mag-dwell sa kasamaan, o choice natin na mag-dwell sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Maraming mga tao na di-discourage kasi mas pinipili nila na magpadala sa problema, na magpadala sa mundo. Sabi ko, Lord, hindi kami papayag na ganito mangyari sa buhay namin. Amen? Kahit may mga problema at pagsubok sa buhay natin, kahit may kasamaan, huwag tayong patatangay sa problema. Huwag tayong patatangay sa kasalanan.
Amen. Tandaan natin, Kristiyano tayo. Tandaan natin, wala tayo eh. We are nothing. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng heavenly identity. O, ngayon lang lumabas siya sa bibig ko. Okay? Hindi ko pinrepair yan. Revelation to ng Lord. Fresh revelation. Heavenly identity. Sabi nga po natin, heaven. O, si ano, si Pango. Mga ganyan, di ba? Ang nagbibigay, binabansagan ka. So, yun yung nagiging identity mo. Okay? Si Lampa, si ganito, ganyan. Pero alam niyo po, you should understand, kailangan maintindihan natin kung ano yung identity na binibigay ng Diyos sa atin. Nabanggit ko na yata ito nung nakaraan eh. You should listen more to your creator rather than your critics. Amen? Kasi yung mga critics natin, one-sided. Ang nakikita lang nila sa atin, yung kahinaan natin. Ang nakikita lang nila sa atin, yung pagkakamali natin. Diba sa gobyerno ganyan, kahit maganda na yung ginagawa ng gobyerno, lahat ng nakikita ng kritiko, ano, puro kamalian, puro kakulangan. Diba ganon? Your number one critic is Satan. Gusto ni Satan wasakin ang buhay natin. Gusto ni Satan sirain yung pananampalataya natin. Gusto niya patayin yung buhay natin. Lahat ng pagkakamali natin, lahat ng nagawa nating hindi tama nung nakaraan, ibabalik at ibabalik niya. You should listen more to your creator rather than your critics. Amen? Anong meron sa creator natin? He knows every detail of our lives. Alam niya kahit yung pinakasikreto natin. Sabi, nabasa ko yung isang kasabihan, Satan knows your name, but he calls you by your sins. But God knows your sins, but he calls you by name. At ang maganda dito, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pangalan. Si Gideon sa Book of Judges, alam ni Gideon na mahina siya. Sabi niya, sa 12 tribes ng Israel, yung tribu namin ang pinakamahina. Sa tribu namin, yung clan namin ang pinakamahina. Yung pamilya namin ang pinakamahina sa clan namin. At ako yung pinakamahina sa lahat ng mahina. Pero anong sabi ng anghel sa kanya? Sinasabi sa inyo ng Diyos, mighty warrior. Wow! Nakikita ng mga tao sa akin, nakikita ng bayan namin, nakikita ng bansa namin na mahina ako. Pero ang sabi ng Diyos, mighty warrior ako. Merong nakikita ang Diyos na hindi nakikita ng mga tao. Mas kilala ka ng Diyos. Si Satan, ang alam niya lang, sirain ang buhay mo. Pero mas kilalang kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Bakit pinatawad tayo ng Diyos? Bakit minahal tayo ng Diyos? Kasi alam niya kung sino tayo. Ang turing sa atin ng Diyos, hindi maruming basahan. Because of the grace, because of the love of Jesus Christ, itunuring tayo ng Diyos Ama na espesyal at kaibig-ibig. Amen! Hinuhusgaan na ako ng tao. Kasi ang dami kong nagawang kasalanan. Ang tingin nila sa akin marumi. Pero alam mo, ang tingin sa'yo ng Diyos, special ka. Ang tingin sa'yo ng Diyos, mahalaga ka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, special ka at mahalaga ka sa mata ng Diyos. Amen. Ito nga matindi dito eh. Kung merong nakakakilala sa atin, walang iba kundi ang sarili natin. Diba? Ang alam natin sa sarili natin, wala tayong kwenta. Ang alam natin sa sarili natin, mahina tayo, makasalanan tayo. Pero kahit yun, inaalis ng Lord. Kung paano mo nakilala ang sarili mo na mahina ka, wala kang kwenta, makasalanan ka, kailangan alisin mo yan. Kasi yung identity natin, yung pagkakakilala natin, ay kung ano ang disenyo ng Diyos para sa atin. Amen? Hallelujah! Kung naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, wow, ang saya ng buhay. Ang saya talaga ng buhay. Amen? So, yung mga taga-Galatians, naging legalistic sila. Masyadong naging legal. Anong paalala ni Paul? Bumalik kayo sa paglakad sa Espiritu. Bumalik kayo sa biyaya ng Diyos. Bumalik kayo sa pag-ibig ng Diyos. Ano ang meron sa paglakad sa Espiritu ng Diyos? Pag nasa
ang lakad mo ay nasa Espiritu ng Diyos, magbubunga ang Espiritu na yon. Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Ang sabi doon, but the fruit of the Spirit. Kasi naging legal eh. Pag masyadong technical, pag masyadong legal, ano nangyayari? No, walang bunga. Walang bunga. Bakit? Sumusunod ka lang eh. Dahil mayroong panuntunan. Pero kung lumalakad ayon sa Espiritu, nagbubunga. Nagkakaroon ng bunga mula sa Espiritu Santo. Amen? So ano sabi dito? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness. In verse 23, gentleness and self-control. Against such things, there is no law. Masyado kayo nag-o-observe ng law, masyado kayo nagiging legal. Pero pagka nasa inyo ang banal na Espiritu Santo, magbubunga yan. Hindi mo napapansinin yung batas kasi alam mo nasa tama ka. Amen? Pag mahal mo ang bansa mo, gagawa ka ng tama, gagawa ka ng maganda para sa bansa. Amen? Hindi mo napapansinin yung batas minsan eh, na bawal pumatay, bawal yung drugs, bawal yung ganito. Bakit? Kasi alam mo, mahal mo yung bansa mo, ginagawa mo na para sa bansa. Amen? Pag nandoon na yung love ng Lord, pag nandoon yung bunga ng banal na Espiritu Santo, kahit hindi ka napaalalahanan, gagawin mo na ng kusa, nagiging natural. Amen po ba? So ano po ba yung love? Pag-usapan natin yung love. Isang bagay lang pag-usapan natin kasi siyam yung bunga ng banal na Espiritu Santo eh. So pag-usapan natin, the fruit of the Spirit is love. Amen? Sabi nga po natin, love. Praise the Lord. So unang love is love for God. Amen. Okay, anong meron sa love para sa Diyos? Kailangan maging natural. Kami po ng asawa ko, natural sa amin na minsan naakbayan ko siya, minsan yayakapin ko siya o yayakapin niya ako, mag-holding hands kami, natural ho yun. Hindi scripted yun. Hindi yung tipong, oh, tuwing 1 o'clock, mag-holding hands tayo. Hindi naka-schedule yan eh. Diba? Bakit hindi naka-schedule? Kasi natural. Sabi nga po natin, natural. Ito po ang gustong i-remind sa inyo, sa atin ng Lord. Pag natural yung pag-ibig natin sa Lord, ang prayer natin, hindi naka-schedule. Uulitin ko ha, hindi naka-schedule. Pag nararamdaman mo, kailangan mo mag-pray sa Panginoon. Pag naranasan mo yung goodness ng Lord, na-remind ka, magpe-pray ka kahit saan ka. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras. Amen? Walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Kasi ganito yun, pag nagiging legal, magbabasa lang ako ng Bible, magbubuklat lang ako pag nasa church ako. Yun yung legal, yun yung technical. Bakit? Kasi sa church, parang nasa isip natin, ang church ang tamang lugar para magbuklat ng Bible. Pero hindi, pag natural sa'yo, yung pag-ibig ng Lord, kahit nasa bahay ka, kahit nasa eskwelahan ka, di ba? Kahit nasa bahay ka ni kuya. Totoo ba yun? Yung nasa Facebook, nasa bahay ni kuya, tapos nagde-devotion, kahit saan ka pumunta, kahit sa trabaho yan. Ang dami kong nakita, meron pa nga akong nakita sa Facebook eh, jeepney driver, habang naghihintay na mapuno yung jeep niya. Kahit madilim, naka-flashlight, pina-flashlight yung Bible. Amen! Bakit? Kasi natural. Sabi nga po natin, natural. Natural. Kasi pag naging legal, kung kailan lang sabihin ng leader, kung kailan lang sabihin ng pastor, dun lang magbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Pero pag natural, kahit saan ka, kahit anong oras. Minsan nga, nagising ka ng madaling araw eh. Diba? Uy, parang ginigising ako ng Lord para magbasa ng word ah. Diba? Amen po ba? So, ganun po. Natural. Natural sa mag-asawa, yung aakbay, yayakap. Ang hindi natural, pagka hindi na kayo yumayakap sa isa't isa, hindi na kayo nag-holding hands, hindi natural sa mag-asawa yon. Amen? Hindi po natural sa isang Kristiyano, sa isang anak ng Diyos, na walang prayer life.
Ulitin ko po ha, hindi natural at hindi normal sa isang anak ng Diyos na walang prayer life. Ang normal, meron siyang prayer life. Hello? Ang normal, meron siyang panahon na magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So yun po yung natural eh. Ang natural sa isang Kristiyano ay umiwas sa kasalanan. Amen ba? Pagka isa kang anak ng Diyos at sinasabi mo na mahal ko ang Diyos at nasa liwanag ako at nag-i-enjoy ka sa kasalanan, hindi normal yan. Ang normal sa isang anak ng Diyos, ang isang normal sa umiibig sa Diyos ay normal lang sa Kanya na umiwas at magalit sa kasalanan. Amen? Kasi alam niya na ayaw ng Diyos yan. Amen? Normal lang sa isang Kristiyano na sumunod sa utos ng Diyos. Amen po ba? Ano pong sabi ng 1 John chapter 5 verse 3? This is love for God. Ito ang pag-ibig sa Diyos. To keep His commands, and His commands are not burdensome. Amen? Ito ang pag-ibig sa Diyos. Sabi ng unang one, ang pag-ibig sa Diyos ay yung pagsunod sa Kanyang utos at ang Kanyang mga utos ay hindi kabigatan. Amen? Amen po ba? Na pagka inutusan ka, okay lang, gagawin ko kasi love kita Lord eh. Di ba? Hindi mabigat sa atin na pagka inuutos ng Diyos na magpatawad tayo, Lord, nasaktan ako pero kahit mahirap sa akin, susundin ko. Amen? Alam nyo, dito ako anong tawag dito? Pagka naiinis po ako, kaya nagagalit ako, sabi ko, hindi tatagal to ng isang linggo. Hindi talaga tatagal. Matagal na nga yung isang linggo eh. Matagal na nga yun. Lalo pag Sunday. Diba pag Sunday minsan nagmamadali kayo o kaya minsan nagkakainisan kayo ng pamilya mo o kaya wala, hindi tatagal to. Kasi utos ng Diyos, bago ka sumamba, kailangan umano muna eh. Isettle mo muna yung galit mo eh. Diba? Tapos, sabi pa ng Ephesians, huwag mong hahayaan na lumubog yung araw na meron ka pa rin galit. Diba? Sabi ko, wala, hindi pwedeng tumagal ang galit. Bakit? Utos ng Diyos eh, huwag mong patatagalin eh. Amen? Yung isang linggo, totoo yun, matagal na matagal yun. Kaya po, pag follower tayo ng Diyos, alam ko na, hindi tatagal tong galit na to kasi inuutusan ako ng Diyos at wala akong choice kundi gawin ko to. Amen? So, hindi yung mabigat sa isang nagmamahal sa Diyos na sumunod sa utos ng Diyos dahil mahal niya ang Panginoon. Amen? Di ba pagka sa mga basketball, pagka nagte-training, kung anong sinabi ng coach, mag-ano ka muna, dribbling drill, mag-drills ka muna dyan, yung dribbling at saka planting rice, ganyan. Di ba susunod ka? Bakit? Kasi maliban sa nire-respeto mo yung coach mo, mahal mo yung basketball. Di ba? Kapag ka mahal mo yung sport na yon, pagka mahal mo ang isang bagay, natural lang sa'yo na sundin kung ano yung sinasabi. Amen? Natural lang sa'yo na gawin to. Hindi ka napipilitan. Pagka burdened ang isang tao, mabigat sa kanya at napipilitan siya ang gawin. I know na hindi tayo ganun. Sabihin mo sa katabi mo, alam ko hindi ka napilitan na pumunta dito sa church. Bakit parang nagsisikuhan kayo dyan? Ha? Diba? Bakit? Kasi automatic na yun eh. Sabihin nga natin, automatic na yun. Automatic na sa atin na sumunod sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Hindi na natin tatanungin, di ba sa C80 nga, sa mga ROTC, obey first before you complain. Di ba? Pero sa Diyos, just obey and don't complain. Amen? Sumunod lang tayo at huwag tayong magreklamo. Lord, bakit ko patatawarin to? Sinaktan ako na ito. Hindi na. Diba? Ang utos ng Diyos, magpatawad. So, wala tayong ibang gagawin kundi magpatawad. Amen? So, ganun po. Ito po yung pag-ibig sa Panginoon, yung pagsunod sa Kanyang mga utos at ang
At ang great command ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 22 verse 37. Alam na natin 'to, 'di ba? Ano yung great command? Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." At ano pa? "And with all your mind." Yun na pala yun. Sabi sa verse 38, this is the first and greatest commandment. Amen. So, greatest command, yung pagsunod sa Panginoon. Anong ginagawa ng mga tao na hindi umiibig sa Diyos? They use the name of the Lord in vain. They have lack of appreciation sa mga blessings ng Lord. Imbis na i-appreciate nila yung blessings ng Lord, nagre-reklamo pa sila. Ito po, tatandaan ninyo, kung hindi nyo kayang ma-appreciate si Lord sa maliit na bagay, hindi mo siya ma-appreciate sa malalaking bagay. Mahihirapan kang i-appreciate siya sa malaking bagay. Bakit? Sa maliit pa lang eh, hirap na hirap ka na eh. So how would you appreciate Him in big things? Diba? Ang isang tao na hindi umiibig sa Diyos, madaling bumigay sa temptation, madaling bumigay sa gusto, sa nais ng laman. Diba? So dapat alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Ano pong sabi sa 1 John chapter 4 verse 19? We love because He first loved us. Amen? Siya yung unang umibig sa atin. Kaya natin siya minamahal. Meron po akong pinost sa Facebook. Sabi ko doon, going to church, yung pagpunta sa church is not a sacrifice. It is an honor, it is a privilege. Hindi utang na loob ni Lord na magsimba tayo. Amen? Kasi minsan parang utang na loob pa ni Lord eh. Lord, nagsimba ako ah. May utang na loob ka sa akin. Minsan parang ganun pa eh, di ba? Hindi ho utang na loob ni Lord na tayo ay nagsisimba. Amen? Una sa lahat, ang pagpunta ng church ay hindi dapat sakripisyo. It should be our act of thanksgiving. It should be our act of love para sa Panginoon. Amen po ba? At hindi dapat tayo napipilitan lang sa pag-attend, sa pagdalo, sa gawain ng Panginoon. Kasi una sa lahat, sa gawain ng Panginoon, dapat nandun yung presence ng Lord. At kung saan yung presence ng Lord, dapat hinahanap-hanap natin yan. Amen? Diba? Yung mga, anong tawag dito? Pasensya na kayo, mahilig talaga ako sa basketball eh. Alam niyo yung mahilig sa basketball at saka talagang love na love niya yung pagbabasketball. Pag pumunta siya sa isang lugar, kunwari pumunta siya sa bahay ng pinsan niya, kamag-anak niya, kahit wala siyang nakikitang basketball court, magtatanong yan, wala bang basketball court dito? Diba? Tama, diba? Magdi-dribble. Pag may narinig na nagdi-dribble, uy, ayan na. Bakit to? Kasi hinahanap mo eh, kung nasaan yung basketball court. Kasi hinahanap-hanap mo dahil love mo. Alam niyo po, ang isang tao na nagmamahal sa Lord, hinahanap-hanap niya kung nasaan ang gawain ng Lord, kung nasaan merong pagtitipon na kung saan magtitipon sila para sa Lord. Wala siyang ibang kinauuhawan kundi ang presensya ng Lord. Amen? Pagka hindi siya nakapag-church, lungkot na lungkot siya. Pag hindi siya nakapagbasa ng Bible sa isang araw, parang kulang ang buhay ko, parang kulang ang araw ko. Amen. Bakit? Kasi love natin si Lord. Amen po ba? So, hindi ho birthday ng pagsunod sa Lord. At alam natin na kaya love natin si Lord kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Amen. Katulad po ng sinabi ko kanina sa Revelation chapter 2 verses 1 to 5, pwedeng manlamig ang pag-ibig ng tao. Tanungin po natin ang sarili natin ngayon. Ano na kaya, pagka merong love thermometer, halimbawa, di ba ang thermometer, sinusukat kung ano yung temperature natin, kung nilalagnat ba tayo o hindi. Kung merong kayang love thermometer, ano kaya yung magiging temperature ng pag-ibig natin sa Lord? Lord, ano na kaya yung temperature ng pag-ibig ko sa'yo? Di ba? Tayo po makakasagot nun. I hope and pray na kung lalagnatin tayo, dapat nilalagnat tayo sa pag-ibig. Anong ibig sabihin? Pag chinek yung temperature natin, yung init, yung alab ng pag-ibig natin sa Diyos, dapat
nagiinit talaga yan. Amen po? Paano magiinit ang pag-ibig natin sa Diyos? Hindi ho automatic yan. Kailangan pinagtutuunan natin ang oras. Amen? The more na nagbababad tayo, the more na nagbababad tayo sa presensya ng Lord, sa salita ng Diyos, mas lalo natin siyang nakikilala. Mas lalo natin siyang nauunawaan. Mas lalo natin siyang naiintindihan at mas lalo natin siyang mamahalin. Amen? Ito po, sinong mahilig dito sa Philippine history? Tignan mo ah. Okay. Alam niyo po, pag nahilig kayo sa Philippine history, mas lalo ninyong mamahalin ang Pilipinas. Mas lalo ninyong mamahalin ang Pilipinas. Tapos makikilala mo sino ba sila Hilpuyat, sino ba sila E. Rodriguez. Ang alam mo lang, street yun sa Makati, yung Hilpuyat. Alam mo yung E. Rodriguez, sa Libis lang yan. Pero sino ba itong mga taong to? Diba? Pag nakilala mo sila, ito pala yung mga tao na kaya pala in-honor sila kasi grabe yung pagmamahal nila sa bayan nung naging senador sila, nung naging public servant sila. Diba? Tapos kung paano pinaglaban ng mga bayani natin, yung bansa natin. Diba? The more na nag-aaral ka ng Philippine history, mas lalo mong mamahalin ang Pilipinas. Okay? The more na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ulitin ko ha, the more na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, mas lalo mong binabasa, mas lalo mong inaalam ang Diyos, mas lalo mo siyang mamahalin. Amen? So, hindi problema sa isang taong umiibig at nagmamahal sa Diyos na basahin ang kanyang mga salita. Kasi ito po yung sign. Okay? Sign na mahal natin ang Panginoon. Bakit? Wala nang nagtutulak sa iyo eh. Wala nang nagre-remind sa iyo na mag-devotion ka. Ito pa nga matindi. Hihigitan mo pa kung ano yung dinevotion mo. Ang nire-require sa iyo ng cell group leader mo, isang chapter lang. Pero ikaw gusto mong basahin yung isang buong book. Diba? Bakit? Kasi nakukulangan ka. Kasi gustong-gusto mo si Lord. Amen po ba? Ayan. So, ano na yung lagay natin, yung temperature ng pag-ibig natin sa Panginoon? So, yun. Una, it is our love for God. Kailangan, kung meron tayong bunga ng Banal na Espiritu Santo, meron siyang pag-ibig sa Diyos. Una sa lahat. Amen? Pangalawa, kung meron pag-ibig sa Diyos, dapat meron siyang pag-ibig sa pamilya ng Diyos. Love for the family of God. Sabi po sa John chapter 13, verses 34 to 35, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another." Paano daw natin mamahalin yung mga kapatid natin sa Panginoon? Paano daw? Kung paano tayo minahal ng Diyos. Amen? Hindi po ba that Jesus Christ intercedes for us? Amen? So, tayo rin po. Ganito po ang isang Kristiyano na nag-grow na sa Panginoon. Nung hindi pa siya masyadong nag-grow sa Lord, ang palagi niyang pag pinagpe-pray yung sarili niyang pangangailangan. Pero nung nag-grow na, pag nag-grow na ang isang Kristiyano sa Panginoon, bago niya ipag-pray yung sarili niya, pinagpe-pray niya muna yung pangangailangan ng iba. Amen? Iniisip niya yung kapakanan ng iba kesa sa sarili niya. Okay? Hindi ko sinasabing pabayaan niyo yung sarili niyo. Pero si Lord, hinubad niya yung pagiging Diyos niya, nagkatawang tao, nagpakababa para abutin tayo. Okay? So, paano natin mamahalin ang bawat isa? Katulad ng pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Amen? Sabi po sa 1 John chapter 3, verse 14. Ito, maganda pong verse to. 1 John chapter 3, verse 14. "We know that you have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death." Okay? Yan po, sabi ng salita ng Diyos. Kapag ka hindi daw tayo umiibig, nananatili tayo sa kamatayan. Ang bigat, no? Diba? Bakit ho? Kasi na-receive natin yung salvation, na-receive natin yung love ng Lord. So kung na-receive natin yung love ng Lord, dapat nabubuhay na rin tayo, hindi sa dati nating buhay. Hindi sa buhay na patay, parang ang gulo ah. Hindi sa buhay ng kasalanan,
hindi doon sa kamatayan, kundi sa buhay na lumalakad sa pag-ibig. Amen? Bakit yung buhay natin kailangan lumakad sa pag-ibig? Kasi ang Diyos natin ay pag-ibig. Ang pinapamuhay natin dapat ay pag-ibig. Amen? Hallelujah. So, kinakailangan po na magkaroon tayo ng love sa bawat isa, sa pamilya ng Diyos. Katulad ng binanggit ko kanina, ang Galatians naging masyado ng legal. Puro ritual na lang, puro panuntunan na lang. Okay? So, nais ni Paul, ni-remind ni Paul na ang bawat isa ay dapat hindi mag-focus lang sa mga panuntunan, kundi isipin din yung kapakanan ng ibang tao. Amen? Yun po yung naging problema ng mga Pharisees noong panahon ni Jesus Christ. Bakit? Kasi masyado silang nag-o-observe sa batas. Sabi ng mga Pharisees, ako, nagfa-fasting ako. Ako, nagbibigay ako ng, nagta-tights ako. Ganito, ganyan. Ginagawa yung mga bagay na yun. Pero, di ba, sabi nila, bakit itong si Jesus Christ sumasama sa mga kung sino-sino? Sumasama sa tax collector, sumasama sa mga makasalanan, di ba? Bakit po? Kasi yung pangatlo is this, love for the lost souls or love for the lost. Okay? Ang heartbeat po ng Panginoong Jesucristo ay ang mga ligaw na kaluluwa. Hindi pupunta ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa para sa mga ligtas. Hindi siya pumunta dito. He came to seek and save which was lost. Amen? Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Para hanapin at iligtas yung mga nawawala. Tatandaan po natin, ang ministry natin ay hindi lang sa apat na sulok ng church. Amen? Malawak at napakalawak ng ministry sa labas ng church. At nandun po, makikita natin yung heartbeat ng Lord. Hanapin at iligtas yung mga naliligaw, mga walang Diyos, mga hindi naniniwala sa Panginoon. Amen? So, ano pang sabi dito? Sa next verse, makikita natin na si Jesus Christ kinikriticize siya. Ito na yung sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Bakit itong si Jesus kumakain kasama ng mga makasalanan, tapos wini-welcome niya? Kasi ito po yung puso ng Lord. I hope and pray na ito po yung maging puso ng bawat isa sa atin. Amen? Pwede kasing ganito eh. Ang sipag-sipag natin sa loob ng church, wala namang masama doon. Tapos active na active tayo sa lahat ng ministry. Pero ayaw natin na magdala ng mga bagong tao dito, mga kaluluwa dito. Diba? Hindi ho pwede yun. Kasi una sa lahat, ang heartbeat ng Lord ay para sa mga naliligaw. Para sa mga lost souls. Amen? So kung yun ang heartbeat ng Lord, dapat yun din ang maging heartbeat natin. Amen po ba? Okay. Kasi po, ito yung ginawa ng Lord sa atin. Eh, diba? Sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Amen? Okay. Anong oras ba? Ayun. Dito po ako magtatapos. Sa John chapter 13, verses 34 to 35. Nalagpasan ko itong ano na to eh. Gaano kahalaga ang love? John chapter 13, verses 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you. Hindi ko pala siya nalagpasan, nakalimutan ko lang yung next verse. Verse 35, ano pong sabi dito? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Okay? Paano ka naging disciple ng Lord? Ah, kasi nag-ano ako eh, dumaan ako ng school of leaders, kaya disciple ako. Okay, walang problema doon, okay? Walang problema doon. Pero paano talaga malalaman na tayo ay mga alagad ng Diyos? Paano malalaman na anak tayo ng Diyos pag minamahal natin ang bawat isa? Amen? Paano mo malalaman na K-pop, ano to, fanatic? Ay, kasi bihis K-pop siya. Yung mga kinakanta niya, mga K-pop, di ba? K-pop pahangit, hindi, joke lang. K-pop, di ba? Malalaman mo sa kilos niya, malalaman mo sa pananalita niya na K-pop fanatic siya
Dahil yun yung nakikita mo sa kanya. Paano malalaman ng mga tao na tayo nga ay alagad ng Diyos? Paano malalaman ng tao na tayo ay anak ng Diyos? Pagka nakikita sa atin yung pag-ibig. Amen? Diba? Everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen? Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. Lord, hayaan mo na dumaloy ang pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. Sa oras pong ito, I just want to give time to this one. Nice ko po na sa umikot tayong lahat. Sa pag-ikot natin, ay dala-dala natin yung pag-ibig ng Diyos. If you want to thank yung pasalamatan, yung kapatid mo ngayon sa Panginoon, sabihin sa kanya na mahal kita sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya, humingi ka ng tawad kung kinakailangan. I-appreciate mo siya. Gawin po natin ngayon. Hindi tayo lalabas sa lugar na ito na hindi natin pinapakita yung love ng Lord sa bawat isa. Amen. I-verbalize natin. Sabihin natin, Pastor, mahal kita sa Panginoon. Kapatid, salamat. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Na-appreciate ko yung hirap at pagod mo, yung kasipagan mo. Sige po, umikot tayong lahat. At ipadama natin yung love, padama natin yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Hayaan natin na dumaloy ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon.